Nagbabalik music scene ang rapper na si Looney. Ito'y matapos siyang masangkot sa buy bust operation sa Makati noong 2019. Pero napawalang sala at na-dismiss din ang reklamo sa rapper. After namin makalabas and ma-dismiss yung kaso, nagkataon na yun yung time ng pandemic. Yung nangyari na yun, I believe na it made me parang nagkaroon ako ng followers or fans from places na I didn't expect. Ngayon, naglabas ng bagong musika si Looney. Bypass daw kaso, bakit parang madalian? At sa kanta niyang Tugmang Preso, idinitalya niya ang mga karanasan at natutunan sa kanyang pinagdaanan. Walang saysay na mga paratang pawang haka-haka lamang para pangalan ko ay urakan. Sinimula ko itong album na to around May this year. So June, July, August, September, October, November. Mga 6 months ko ginawa yung album. Lahat ng kanta bago. This year ko ginawa lahat. Medyo kakaiba yung process ko this time compared sa first two albums ko. Dahil most of the songs na nagawa ko sa album na to is on the spot sa studio. So meron siyang ganung feel. May mga songs na mararamdaman mo na talagang from the heart. Hindi siya yung parang in-overthink. Yes, 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 yes! It is fucking time! And we are right here at Looney's album listening party. We want to thank everybody for showing up. And we're about to hear some crazy shit right now. The bangers, before everybody else gets to hear the bangers, we get to hear the bangers first. You hear me? What's up, everybody? Is everyone happy? Yeah. Is everyone having a good time? Yeah. Good. If you're happy and having a good time, let me hear you say, uh-huh. Yeah, motherfucker. Merona! Looney, album launch, DJ Buddha. Let's get this shit fucking popping, you heard? Sa wakas, meron na. Tapos na ang pagtitiis. Alam ko naman na marami ng mga naiinip at naiinis. Pasensya kung maraming mga extracurricular activities. Naging ko pa ang nagseminaryo sa tagal ko nang hindi nagre-release. Kamusta, Philippines? Medyo matagal-tagal na rin ang huli ako naglabas. Binuro na ng panahon kaon-kaon na ang mga katas. Dinahabaan pa ang intro. Walang pakialam sa mga diss nyo. Lalong-lalo na kung galing lamang sa mga nakikisilo sa malawak kong anino. Wasak ang mga ego na maangas sa tubigo. Naakala mo kung sino na patas at matalino. Pinapahinto kung mga algoritmo. Sigurado milyon bawat bagong video. Isa na ko senyor para Santo Niño. Paborito mo runner ako ang paborito. Walang halong biro. Tinaguri ang hari ng tugma sa mga computer shop. Sakit pa rin ang corona kahit magpa-booster shot. Booster shot. Ang laking istil ni meron sariling etiketa. Mag-ingat sa mga imitasyon na binibenta. Presigo ng sinulat, akala mo ni Reseta. Tinapos ng isang upuan parang bisikleta. Marami ako mga atako lang ni Reserva. Para sa mga rapper na utak may diferensya. Habang ang mga tira nyo kaya kibinibenta. Isipan nyo naman ay libre ko na nire-renta. Yun nga pala yung intro ng album ko, title Meron Na. Maraming salamat sa pagpunta ninyo lahat sa advance album listening party ko. Kahit isang oras lang siyang advance. Mamayang alas 12, live na siya sa Spotify, iTunes, sa lahat ng mga music streaming services. Itong sunod na kanta na ipi-play ko, bibigyan ko muna kayo ng konting background kung paano nabuo to. Itong kanta na to, narinig nyo na to, napanood nyo na rin yung music video. Kasama ko dito si Flo G, alam nyo na yun. Flo G! Nice ko magpasalamat kay Flo G sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makatrabaho siya at maipakita ko na kaya ko pa rin sumabay sa mga young blood ngayon. 38 special na ako, 38 spezi. 38 at yun, napakalaking bagay para sa akin yung ginawa mo na yung Flo G. Isa sa Flo G sa pinaka-humble na tao na kakilala ko.
yung akala ko si Ron Henley lang yung ano eh, yung kung gaano kagaling, ganun ka humble. Ganun din to si Flo G. Grabe. Isa sa mga paborito kong rapper. Ginawa namin tong kanta na to on the spot. Sa harap ng mikropono, walang papel at lapis, pakiramdaman, para nagtatato. First session, nag-freestyle muna kami. Kumbaga, yun yung outline ng tato. Second session, nagkulay na. Yun na, di ba? Third session, mixing, mastering, ganun kabilis. At ito yung kanta na yun. Inaalay namin to sa lahat ng mga mulat. title nito, Pikit. Alam ko na kung bakit ka bisip, dibdib sumisikip. Hirap ka nang itago ang bilib. Kumpiyansa ay may chance ang lumiit. Galit at inggit magkadikit. Kung ayaw mo makita, pumikit. Takip ka tenga kung ayaw mo marinig. Basta di ako magtitigaw ng bibig. Huwag ka mag-internet kung ayaw mainggit. Kung ayaw mo makita, pumikit. Takip ka tenga kung ayaw mo marinig. Basta di ako magtitigaw ng bibig. Magpapahuli ba ako? Mga Lodi, sila Plogy, tsaka Loni, nagkulabo. Mga piling sikat, hindi naman kilala masyado. Mga pekin pa na yung pabango sa pangalan. Aficionado, isang asa lang sa auto-tune. Kasi sintonado. At tsaka, isang nilalang na nilalang yung tao. Bakit tinitingala nyo? Parang santo itrato. Di yan talentado, dapat yan ginagano. Kung ayaw mo makita, pumigil. Takot ka tenga kung ayaw mo marinig. Basta di ako magtitigaw ng bibig. Huwag kang mag-internet kung ayaw mainggit. Kung ayaw mo makita, pumikit. Takip ka tenga kung ayaw mo marinig. Basta di ako magtitigaw ng bibig. Normal naman yung challenges pag gumagawa ka ng album. Lalo na album. Kasi gumawa lang nga ng isang kanta, napakahirap na. Pag gagawa ka ng album, syempre dapat cohesive yung mga ideas mo from start to finish. Meron siyang sense of uniformity. So ginawa ko dito sa album na to, imbis na ikulong ko yung sarili ko sa isang concept na pwede akong magkaroon ng creative block or writer's block, mas ipinackage ko siya sa mas, sabihin na nating mas malaya akong makakapaglagay ng mga kanta. Dahil ang konsepto niya is, you know, after a long time waiting for a follow-up album from second solo album ko na Ultrasound. So, sa wakas, meron na. Ito na. Meron na. And gusto ko rin i-showcase dito yung kung paano ko na-incorporate yung style ko na yung iba siguro pwede na ako i-consider as one of the oldies na dito sa rap game. So, doon, parang pinakita ko kung paano ako nagpag-collab sa new breed, sa newer batch ng rappers, artists, MCs. And at the same time, meron din ako mga tracks na kasama ko yung mga day ones ko. So, meron siyang a little bit for everyone. There's something for everyone dun sa album. Iba-iba yung tunog niya, hindi iisa. Kaya, gaya na sinabi mo kung nahirapan ba ako, kaya ako sinabi na hindi ako nahirapan dahil hindi ko hinayaan yung sarili ko na mahirapan. Kaya ginawa kong title niya is Meron Na. Yung dating niya is, ito na yung matagal yung hinihintay. And at the same time, madali siyang i-promote, di ba, pag narinig niyo na. Meron na sa Spotify, available now. Meron na. And this is the first installment siguro of a two-part na album. Kasi ang original plan ko is mag-release ng mahabang LP. Dahil sa, yun nga, maikling attention span, sobrang dami na ng mga rappers ngayon. Mas pinili kong ibigay siya ng mas short form siguro. LP pa rin siya, hindi siya EP. 12 songs. Pero, yun nga, after this, meron pa akong follow-up next year. Abangan niyo. Produced by Young Bawal, music video directed by Roldan Ocampo. At syempre, shoutout kay Flip D sa pagtulong sa pag-mix ng kanta na to. Shoutout kay Flip D. Another classic from Young Bawal. Nung pinarinig sa akin ni Young Bawal yung beat na to,
talagang may pangalan na. Looney Explode G. Wala na tayong magagawa. Kaya ginawa na namin agad. Shoutout kay Young Bawal. Ang si Young Bawal. Siya rin ang nagmaster ng buong album. Young Bawal. Okay, so that was Pikit. Yung music video niya nakalabas na. Okay, ito. Ito, makakaiba tong next song kasi may visual siya. Kasi lalabas na yung music video niya bukas. Ito yung next single. Ito yung career single ng album. Ang title nito ay Pamanggulo featuring Gerald M. Gerald M, yes. Sa mga paborito kong artist din. Isa sa mga artist na kaya kong soundtripin yung album. Buong album, every track. Ito produced by Clumsy. Okay, kanina tinanong sa akin kung ano yung career single ng album at sinabi ko ito yung Pamanggulo. Sabi nila, ano ba ibig sabihin ng Pamanggulo? Pamanggulo is something na panabla. Something na nasa gitna. So this song is parang about the middle child syndrome. Kumbaga, pwedeng makarelate yung mga middle children pero pwede rin makarelate yung mga people in the middle. Yung mga tinatawag namin na unseen, unappreciated people. Kumbaga, pag naglalaro ka ng text, sino dito naglalaro ng text nung bata? Di ba merong pato? Meron kayong pato, tapos yung kalaban nyo may pato, tapos merong isang nasa gitna, yun yung panabla. Yun yung pamanggulo. At dito sa kanta na to, sinasabi namin ni Gerald M. na kahit saan mo ilagay yung pamanggulo, walang tumataya doon sa pamanggulo kahit manalo siya. Pero kasama siya sa laro. Kung wala yung pamanggulo, walang mananalo dun sa pato ninyo. So parang ganun yung representation ng song is, halimbawa, ngayong album listening party natin, pangalan ko yun nandyan, mukha ko, pero hindi mabubuo lahat to kung wala yung mga people in the middle na nag-asikaso nito. Yung manager ko, yung Believe, sila DJ Buda, lahat ng mga tropa ko, lahat ng nasa album, lahat ng mga, lalo na yung mga hindi credited, na wala dun yung mga picture nila, yung mga engineers, yung mga nagmi-mix, nagmamaster, na nagmi-make sure na maganda tayo pakinggan at hindi tayo lalaitin pag nai-release na yung produkto. Ginawa ko tong kanta na to para sa kanila, para sa mga unappreciated people and the unseen. Ang pamagat nito ay Pamanggulo. Let's watch the video. Sumagot kay kuya, di pwede patulan si bunso. Dapat ay sila na muna bago maibigay ang aking gusto. Di na daan-daanan, di na ipanlansangan, di na guri ang biga pag manan ang mga pinaglumaan. Nasa sentro pero bakit walang atensyon? Lagi lang nasa gitna ng tensyon. Wala pa rin desisyon kahit may kompetisyon. Di pa naranasan na manalo, di rin nasubukan na matalo. Ano kaya pakiramdam pag sa'yo na nakatutok ang mata ng mga tao? Dahil sa ang paglagyan sa ligo at itaharapan, palaging tablado ding mananas sa labanan. Oh, kasali sa laro at nagsasaya. Kahit sa'yo ay walang pumataya. Dahil alam mo
Gian Mawo, di ko alam kung nandito si Direk kung nakaabot siya. Shoutout kay Direk Gian Mawo. Shoutout kay Clumsy. Yun, siya nag-produce nun. Nung ginawa namin yun, talagang ganun din. Para namin ginawa ni Flo G yung kanta. Sa harap ng mic, walang papel at lapis. Kung ano yung nararamdaman, direcord agad. Hi! You got it, Pai? Oh, shit. You ready for the next song? Okay, next song is, eto, bihira ako gumawa ng ganito na kanta. Next song ko is a love song. Ayun, gumawa ulit ako dito sa album na to. Unang love song na nagawa ko is Triple X doon sa una kong album. The Ones Who Never Made It. So, gumawa ako ng sequel. Ang pamagat nito ay Quadruple X. At kasama ko sa kanta na to ay si Hev Abby! Isa sa mga... Alam mo, ito si Hev Abby, hawak na niya ngayon yung rap game in a chokehold. Pare. Greetings kay Hev Abby. Congratulations sa lahat ng success, pare. Isa ako sa naniniwala sa talento mo. Real shit. Real thing this. Sound the big thing, shatas. Okay, next song natin, Quadruple X. Love songan sa mga nakakamiss sa mga ex nila. Para sa inyo to. Bukas, kung ano mang masabi ko na dulas lang ako pagkat naalala ka. Na isa nakitang tawagan, baka lang mapala ka. At ang bawat sandali natin kahit masakit, at ang dalawang isip pakawalan. At mayat maya naalala ka. Na isa nakitang tawagan, baka lang mapala ka. Pauman
anhin. Nais lang naman kitang kamustahin. Meron bang bago sa'yo? Eto ako, ganun pa rin. Ilang araw na akong lasing. Kahit pulang kabayo, di na ako kayang patumbahin. Kahit ilang patunggain. At sa tuwing ikaw ang topic, sensitibong usapin. Kahit puso'y duguan, sinubukang apurahin. Hindi ko na inaasahan pang tuluyang gumaling ang mga naglangid na sugat na muling tutuklapin. Laging kulang sa pansin sa tuwing ako ay abala. Kasi di mo ko maangkin nung tayo pandalawa. O ganun ba talaga? Tsaka ko na lang na tama ang tunay mong halaga nung wala ka na. Ngayon parang tangang nagdadrama. Inaalala ang mga araw nung tayo'y magkasama pa. Di makahanap ng iba, baka mahal pa rin kita. Nakahiga na mag-isa sa aking kama at nagtataka. Nasaan ka kaya? Tanggi niya ko bukas. Kung ano mang masabi ko na dulas. Majority ng songs sa album na ito is collabs. Gaya na sinabi ko kanina, I wanted to experiment with different sounds, different flows, different cadences, and also curious ako kung ano yung magagawa ko pag gumawa kami ni Flo G, pag gumawa kami ni Gerald M, pag gumawa kami ni Hev Abby. Kahit anong gawin, apoy ng pag-ibig natin, tila naging abo na rin. Habang meron pambaga, wag mo munang apulahin. Umaasa na sana ang mahal mo ay ako pa rin. Ngayon naging lalaki na dati. So, magandang kinalabasan niya dahil parang, alam nyo, yung brand ko ng hip-hop from where I'm from. Nagsimula ako professionally sa industry 2002. Sa Republic under Francis M. So, seeing na kumbaga nadadala ko pa rin yung rap na yon hanggang sa era ngayon, 2023, kung saan iba't ibang style, iba't ibang tunog na, is hindi lang fulfilling for me, ano rin eh, parang exciting kung ano pa yung pwedeng ikaganda or ikaka-evolve ng genre ng rap as a whole. Jim Poblete, napakalupit. Paano ba namin ginawa ni Hev to? Pumunta si Hev sa studio, tapos in-explain ko lang sa kanya na gusto kong i-remake yung Triple X. Tapos bumulong-bulong lang siya ng ganun. Maya-maya, may chorus na. Iba talaga. Doon ko nakita na legit talent talaga si Hev Abby. Ganun niya kabilis ginawa, mga 5 minuto sa harap ko. Ni-record na niya agad. At saksi si paring Jim P doon. Shoutout kay Jim P for producing that. That was Quadruple X. Abangan ninyo yung music video coming soon. Ano, next track? Okay, ano na tayo? Pang-5 track. Itong track na to, kasama ko dito si Smugglers. Title nito ay Eroplanong Papel. Itong kanta na to parang Rags to Riches song namin ni Smugglers. Pero di kami nagyayabang. Ano pa rin? Humble. Kumbaga, Eroplanong Papel yung nilalaro namin dati. Pero ngayon, Eroplanong Papel pa rin. Pero gawa na sa 1,000 at sa mga dolyar. Yan na. So parang ganun yung topic ng kanta. Let's do it. Eroplanong Papel. Tulala sa matayog na pader. Nung araw sin taas ng tore ng Babel. Nung walang pambili ng laro ang barel. Nagtsatsaga sa eroplanong papel. Naaalala ko pa yung bahay sa Vito Cruz, kung saan ang battle rap sa akin unang na-introduce. Nung mga panahong wala pang gigs at interviews, wala ring makain kasi wala pang million views. Daming gustong patunayan, dami ring gustong pasinungalingan. Daming gustong pag-usayan, kaso pamilya ay di ko malisan. Daming gustong pag-usapan, kaso takot sa mali kong katwiran. Dami ng pinagdusahan, sa dami ng nagawang kamalian. Ayaw, naaalala ko sa Delpan dun sa kanto. Hablo tutok pag magina botellaryo. Wala pang batang kiyapo nono probinsyano. Sang batang pasaway na habuli na Tony Carto. Dami ko gusto subukan gamit ang perang makapangyarihan.
dami rin gustong tulungan, mabiyayaan at mabahagian. Dami mang gustong tutulan, mga tunay na kaaway pa kayong kaibigan. Dami ng pinagubutan nung mga panahon na ako ay kalimitan. Tulala sa matayog na pader, nung arap sintaas ng tore ng babel. Nung walang pambili ng laro ang barel, nagtsatsaga sa aeroplanong papel. Ngayon tila ako'y nagdilang anghel, limpak-limpak ng milyones sa mantel. Magpatulyar man o piso mga sir, ginagawa ko ng aeroplanong papel. Naaalala ko ba yung mga gabi sa tuwi ng uwian ay kalsada at pamilya ang barkada. Nagigising sa mga usok at busina, sa walang kortina kong kubeta sa lakama. Buhay ba ng gangsta? Gusto mo sumama? Muntik na akong mabaliw at maging taong grasa. Kahit yung effects, yung ibang pinifake, yung store ang pinipig, paangasin na may drama. Pero kung kala mo na yun lamang, tapos pa na pagumulong at kumapang. Alam ko bumangon ni obligasyon kong atang, noong una akala, hanggang doon na lamang. Tapos ngayon parang, ako pa yumabang. Ha, sa refleksyon ng aking mga mata, nakikita ko pa rin yung batang. Tulala sa matayog na pader, nung arap sintaas ng tore ng babel. Nung walang pambili ng laro ang barel, nagtsatsaga sa aeroplanong papel. Ngayon tila ako'y nagdilang anghel, limpak-limpak ng milyones sa mantel. Magpatulyar man o piso mga sir, ginagawa ko ng aeroplanong papel. Na kailangan magbayad ng upa, meron ng bahay at lupa, malaya sa utang. Sarap na ng buhay, di gaya ng una. Di na kailangan pa magganda kuba, para sa pangarap na nakakalula. Bawal sa mga batang mababaw luha, marami suga pa makakasagupa. Gumapang sa lupa hanggang sa makuha, kaya mag-flex ng pilit. Di na kailangan ako'y haligyanan ng tahanan. Magpapasimple pa kumbaba lang, para hindi rin ako utangan man na nahimik na lang sa gilid. Kahit sabihin pa na yumabang, san man mawili sa aking sarili, mananatili pa rin yung batang. Tulala sa matayog na pader, nung arap sintaas ng tore ng babel. Nung walang pambili ng laro ang barel, nagtsatsaga sa aeroplanong papel. Ngayon tila ako'y nagdilang anghel, limpak-limpak ng milyones sa mantel. Magpatulyar man o piso mga sir, ginagawa ko ng aeroplanong papel. That song was produced by Young Bawal. Shout out to Young Bawal. Paano nga ba namin ginawa tong kanta na to? Parang maraming session to eh. Kasi si Smuglas, medyo yung schedule niya, alam mo naman yung kaibigan natin na yun, artista yun. So medyo natagal lang kami tapusin tong kanta na to. Pero nagkaroon ng maraming version, di ba? Yung mga verses na to. Apat na version, di ba? So yun, isa rin to sa mga paborito kong kanta at excited i-perform ng live dahil sa ano niya. Build up niya na nature. Yan. Ayos ba? Ayos ba tayo dyan? Gusto niyo pa ba? Ipi na lang. So yun na, aeroplano papel, okay? Ito, next song. Paborito ko to sa album. Paborito din niya. Maraming may paborito nito dahil itong kanta na to, hindi siya kapareho ng ibang mga kanta dito dahil ginawa ko to freestyle. As in, freestyle talaga. Pin-freestyle ko yung buong kanta. Tapos, tsaka namin in-edit, di ba? Nung na-freestyle ko na yung buong outline niya, tsaka namin in-edit yung mga detalye. Itong kanta na to, ang pamagat nito ay Tugmang Preso. Dito, itong kanta na to, dito ko kinuwento kung paano kami tinaniman ng marijuana ng mga ninja cops. Mga iskalawag. So, yun. Sa lahat ng mga nagtatanong kung ano nangyari, bakit nangyari, kailan nangyari, saan nangyari, paano nangyari, nandito lahat ng detalye para hindi nyo na tanungin. Ang title nito, Tugmang Preso, produced by Young Bawal. Let's do it. Apat na iba pa matapos makumpiskahan ng push or high-grade marijuana. Bagamat makulay ang mga babalat, alam mong mahusay ang pagkakalahat. Mga tunay na ganap, isinulat ng parap. Kaya huwag ka nang magulat kung magtutugma lahat. Sapagkat ito'y galing sa memorya, isang napaka-importante na istorya. Ito ang aking personal na testimonya, pangontra sa mga ignorante na teorya.
Ito ay tunay na buhay, wala kong dahilan para magsinungaling at mga detalye palitan. Ito ang kwento kung paano kami tinaniman ang marihuana ng mga parak na mukhang Taliban. Bandang alas 8 ng gabi sa Pilipinas, sa isang gusali, doon sa may Ortigas. Walong oras bago ang rehas ay mahimas, kasama ko si Ron Henley ng Stick Figures. May interview kami sa radyo nung gabi na yun, tungkol sa marihuana at sa legalisasyon. Pagkatapos namin umalis agad sa istasyon, dahil meron pa akong pupuntahang isang okasyon dun sa poblasyon, birthday daw ni Sean. Yun lang ang alam ko na detalye pa noon. Medyo masama ang panahon, umaambon, kaya tinex ko na si Utol, pumunta ka na ngayon. Humiwalay na si Ron, sumakay ng taxi, dahil bukas may recording pa kami ni Clamsy. Utol kong si Idol, sinundo ako sa lobby gamit ang aking Subaru na tunog Ferrari. Saan tayo pupunta? Private daw na party. Yung reception ay isang hotel dun sa Makati. Bata na may cancer, kumontak kanyang mami. Idol ako ng anak at rap ang kanyang hobby. Pangalan daw ay Sean, walang pake sa money, kasi handang magbayad kahit magkano si daddy. Lumambot ang aking puso nung una ko narinig. Naawa ako kay Sean, mga luha ng iled, nung nalaman kong lagay na daw ng bata tagiled. Di nyo kailangan magbayad, pupunta ko sa event, rekta sa Makati kahit traffic ay kainip. Kasama ko si Rude at si Ivan, ang si Kip at si Kuya Albert, yung driver kong mabait, at saka si Idol, aking manager at kapatid na merong talasimya, isang kakaibang sakit. Kailangan niyan lagi salinan ng dugo na pantawid, at dahil malapit lang sa hotel yung Makati Med, sumabay na lang siya sa amin para mas makatipid. Sabay ka na, pang isang kotse na lang. Yung katabi ko sa backseat, si Rude Boy at si Ivan, documentation, security at hype man. Balay siksikan kami sa akin chikot, malikot. Tatlo kaming mga lalaki sa likod. Pagdating sa Makati, sakto lang yung timing. Nag-text na rin yung mami at nagsabing nag-start na daw yung party, sa basement daw yung parking. Salamat sa pagpunta, pasok lang kayo darling. Pagbaba ng kotse, hinanap ko yung main floor. May nagpalitrato sa tabi ng elevator. Idol, pwede favor, baka pwede magpa-picture, kasi idol na idol ka talaga ng anak ko na grade 4. Nag-selfie kaming dalawa sa kanyang razor, tapos tinutok sa akin yung baril ni Terminator. Pero bilang narrator, lagyan natin ng flavor para di masyadong halata yung trauma ko na major. What the fuck? Nakakagulantang, sang katutak ng ninja cup sa amin ng tumambang. Parang Wu-Tang Clan, lampas ang pulo mabas sa van. Pasensya na idol, napag-utusan lang. Humakbang pa atras at wala nang nagawa. Tinutukan ng bereta sa mukha, pinadapa. Pinusasan, pilitin, patingin sa baba. Mga bulsa namin, isa-isa nilang kinapa. Akala ko, kidnap for ransom ang sadya. O kaya, baka prank lang to na malala lang hiya. Nakadapa kami habang napapanood ang aking utol na kasalukuyang nakabukod. May tinabi silang kahon, malakas kanyang kutob, na meron tong mga lamang kontrabando sa loob. Tsaka na lang silang nagpakilalang mga parak, nung isa na sa mga kasama nila na sapak. Walang uniforme at nakamaskara lang lahat. Walang mirandang binasa, basta-basta lang agad. May sikat na hotel at ang nakakapagtakay, maraming CCTV, lahat nakapatay. Wala man lang body cam na nakalagay, kahit kuha man lang ng cellphone gamit kamay. Sabi daw ng pulisya, sakin daw nakumbiska, pero di makumpirma, kasi walang kahit ni isang saksi na pumirma. Walang video ng palitan magmula nung umpisa. Kung under surveillance pala, dapat may footage ka. Diba? Kung under surveillance pala, dapat may footage na. Kung normal na tao, nagpa-viral pag nahuli siya, paano na lang kaya kung si Looney pa? Nung nasagot ko yung pideya at aking kinundi na, mga ulo nila biglang nagkaroon ng bumbilya. Para ma-promote sa pwesto, ako ang pinuntiriya ng mga ninja cops na gustong magbida-bida. Diba, diba? Bigla silang nakaisip ng ideya, kasi napanood nila yung live ko sa pideya. Nung binan nila yung kantang Amats dahil sa tema, pero Maria Hiwaga ni Sasa, walang problema. Aba punyeta, talamak na ang taniman. Bypass daw, kaso bakit parang madalian? Di ba dapat pinaghahandaan yan at kalimitan? Minaman mananang malayuan malapitan. May mga kamera na nakatago sa pagitan, kaya medyo weirdo kasi walang video ng palitan. Nakala ko ba bypass to na malakihan? Nakakapagtaka lang kaibigan.
gusto mong maintindihan at mabatid. Gamitin mo lang ang sentido kumon kapatid. Para sa 100,000 magpapakaastig. Kayang-kaya kuyang kitain ang triple isang gig. At kung pusher man ako ng sinasabi nilang weed, bakit naman ako pa mismo maghahatid? Ni hindi nga ako lumalabas ng bahay tsaka B. Hira mo makita sa kalsada tumawid. At bakit ako magbebenta sa di ko kakilala? Kung sa eksena ko ay maraming nagmamariwana. Bakit ko papahirapan ang sarili ko habang sinusugal ang karerang matagal kong pinagsikapan? Bakit isasama ko pa yung kapatid kung may karamdaman at kameraman para mag-vlog ng kaganapan? Walang saysay na mga paratang pawang haka-haka lamang para pangalan ko ay urakan. Alam ko meron akong mga paana natapakan, ngunit di ko yun sinasadya. Ako ay tao lamang, pinaglaban lang ang paglikha ng merong kalayaan. At kung yun ay masama, yun lang ang aking kasalanan. Authorities seized 15 packs of high-grade marijuana from Pero Romas. The rapper is... Maraming salamat po. Yung po ang Tugman Preso. Produced by Young Bawal. Alam niyo, importante sa akin yung kanta na yun dahil nung na-record ko tong kanta na to, doon lang ako na-heal sa trauma na nangyari na yun. Nung nasabi ko na lahat dito, parang wala na. Parang kahit ano pa sabihin niyo sa akin, nasabi ko na. Nasabi ko na dito. At sa lahat ng mga curious, pwede niyong balikan to for reference. Ayos ba? Alright. On to the next track. Ito next song, kasama ko si Apok. At siya rin na nag-produce nitong kanta na to. Ang title nito ay Senior. Halik sa Sing Sing! Let's do it. Naglatag ng hagdanan bago ka nakapanik. Ang nagpatag ng daanan bago ka nakatawid. Di mawawala kahit ang panahon ay magpalit. Papunta ka palang pang walo ko nang balik. Napakapait kahit magpakabait. Kadalasan kong itrato napakasakit. Pilit ginagaya at pinaplano madaig. Parang tatay ng mga ingratong magkakapatid. Nagpakamanhid sa mga tirang padaplis. Di rin basta nagpapadala sa dilang matamis. Pambihira ang bangis, tindigan at ng karisma. Partida di pa yan napapahira ng langis. Veterano ang galawan, malinis kung kumitel. Mahusay kung kumilatis at marunong pumisel. Kung sasagot ka sakin sa dulo dapat may ser. Di tayo magkapareho, matuto ka lumibel. Di tayo pantay. Magmano kasabay. Ako ang iyong itay. Magmano kasabay. Di tayo pantay. Magmano kasabay. Ako ang iyong itay. Ako nagdatag ng hagdanan bago ka nakapanig. Ang nagpatag ng daanan bago ka nakatawid. Sa ganitong kultura di alam ang kalakit. Itong mga gamo-gamo na sa apoy nagmamasid. Dito paingayan ng mga katasanit. O paramihan ng karangalan makakamit. O pabilisan sa karera, sa eksena, sa halip. At ibayan to ng tuhod sa bundok na matarik. Di mo nabatid, dami mong kalaban. Yung di ka babayaran, yung wala palakpakan. Yung mga kritiko na maraming nalalaman. At yung mga negosyating gagawin ang kasakapan. Sa butos ng karayong dadaan ng kapalaran. Pag-awak sa mikropono ay simula pa lamang. Pagkat madali mag-rap at sumapa sa tanghalan. Ngunit uubra pa ba kung usapan ay patagalan? Hindi tayo pantay. Magmano kasabay. Ako ang iyong itay. Iba na rin yung batch ng mga bata na nakikinig ngayon eh. Hindi mo pwedeng ibase yung standards mo. Halimbawa ako, iba yung hinahanap ng mga bata nung batch ko dun sa mga lumalabas na rap dati. And ngayon, ganun din. Kung ikukumpara mo, yung mga mas lumalabas ngayon is magaganda yung mga beats nila. Mas, yun yung pinagkaiba ng mga music 10 years ago sa music ngayon is sobrang nasa forefront yung mga producers ngayon, yung mga beatmakers. Sila yung, they're the ones who can make or break the song. Dati kasi, maraming magagaling magsulat ng lyrics, pero hindi pa ganun ka
di pa ganun karami yung mga beatmakers dati, mga producers. Ngayon, sobrang dami, puro bata, magagaling. And sila na yung nagko-control nung ano eh, nung soundscape, kung ano yung trends, ano yung hot, what's not. And yun nga, magkaiba sila, pero ang ginagawa ko is I'm trying my best to, ano mo yun, na makuha ko yung middle ground ng lahat, na everyone's happy, na they're able to listen to me over modern beats. At the same time, hindi ako nagko-compromise na nagpapakapeke ako na okay, lalayo ako sa dating ako. It's still Looney. The brand is still Looney. The content, the style, the lyrics is still Looney. Siguro ang pinagkaiba lang, mas maririnig nyo ako sa more modern na beats, soundscapes. Yeah. Featuring Apok. Sayang wala pa si Apok. So yun, dedicated namin yun sa lahat ng mga senior namin. Andito yung isa sa mga senior na dahilan kung ba't nagra-rap pa rin ako hanggang ngayon. Glock 9! Nandito ka pa ba? Ang hirap pala makita yung mga tao pag nasa stage ka, no? You know? Boss Toys, Boss Toys, pahingi ng gold coins na nahulog sa Rolls Royce. Okay, next song natin, ito. This next song is produced by Jim Poblete. Ito, isa rin to sa mga paborito kong kanta. Kumbaga, ito yung, may mga kanta kasi ako na sinusulat ko rin para sa sarili ko. Pag, halimbawa, yung baliwala, ginawa ko yun para sa sarili ko eh. Para pag feeling ko hindi ko kaya yung mga hamon, pinapakinggan ko yung sarili kong kanta ko na yun. At yun lang yung kanta ko na ganun. Ngayon lang ulit ako nagkaroon ng kanta na, alam mo yun, self-reference ko pag may doubt ako or meron mga nakakabwisit na mga tanga sa internet or kahit saan na mga bobo, di ba? Minsan, kailangan mong mag-work on your inner peace. Na ito yung tinalakay namin sa kanta na to. Ang pamagat nito is Kapayapaan. Donalyn Bartolome, napakagandang boses. And the perfect, alam mo yun, perfect voice para maglabas ng mensahe na to. Dahil personally, siya mismo naranasan niya ang mabash ng buong Pilipinas. Diba? And she's still there. She's a survivor. She's a fighter. At dahil doon, na-inspire ako na magsama kami sa isang kanta. And this song is also co-written by KV, a.k.a. Lexi. Meron din siyang ano dito, may vocals din siya sa kanta na to, yung sa last part. So, this is a very special song. This song is called, ito muna, Kapayapaan, featuring Donalyn and KV. Let's do it. Sa tuwing lagay ay alanganin ang dalangin sa Ama, katatagan para tanggapin ang mga bagay na di na maiiba pa, at katapangan para baguhin ang maaari pang maisalba, at karunungan upang matutunan ang pinagkaiba ng dalawa. Sa timba, kapwa kababayan, itatrato kang iba. Imbis na itaas ka, ibabash ka pa nila, tapos biglang magiging fans pag international ka na. Wow! Huwag mo nalang pansinin para di ka naaanoy. Naiinis na babaliw na paparanoid. Kapag pinatulan mo ang stupidong lasing na nagmamaoy, parang sinabuyan mo ng tubig ang mantikaw. Nag-aapoy, handa na boy, maraming sasalubong sa daluyong mga dudong na akala mo marurunong. Panay gusto lang ay tensyon para maugong. Mga patay gutom sa atensyon, dapat pinapatay sa gutom. Panahon ng internet, puso ang pamumuna. Di pwedeng laging init ng ulo ang nauuna.
bago ka magsisi sa dulo. Dapat matuto kang maging payapa ang isip, ang puso at kaluluwa. Marami magpapapansin para lang makatabi. Dapat wala kang pake, magpakalalaki ka pre. Hayaan mo sila, wag ka na lang gumante. Kalaban niya, sarili niya, wag mong bigyan ka pampi. At hindi ka lang sisirain, sisirain talaga. Hihilahin pababa, titirahin sa kanta. Di na dapat ginawa, pinangalandakan pa. Itatag pangalan mo para itatag pangalan niya. Kaya pag nagagalit ang dalangin sa ama, katatagan para tanggapin ang mga bagay na di na maiba pa. At katapangan para baguhin ang maaari pa maisalba. At karunungan upang matutunan ang pinagkaiba ng dalawa. Talaga. Payapaan para sa lahat, featuring Donna KV, produced by Jim P. Masyado bang ano, info overload? Masyado bang mabilis? Okay, next song na tayo. Ito yung na-skip ko kanina. Abangan nyo pala yung mga music videos ng mga kanta na to, dahil tatry ko talaga yung best na magawa ng lahat ng music video ng mga kanta na to. Yung next song na paparinig ko is produced by Gerald M. and also features Gerald M. Isa to sa mga nakarinig na nung album. Lagi nilang sinasabi na parang ito yung low-key favorite nila sa album, dahil ito yung pinaka, siguro experimental pagdating sa music, pagdating din sa atake na ginawa namin ni Gerald M. dito. This song is called Amago. Ano siya? A song about friendship. True friendship. You know, keeping a tight circle. Yung mga taong pinagkakatiwalaan mo, mga taong masaya ka nakasama. And para siyang feel-good song lang na paano pag kasama mo yung gang-gang mo? This song is called Amago. Let's do it. Amago like sa Sabado. Isama ko gang-gang. Gang-gang. Mo like nag-joke sa van. May soray spray the school ka lang. Sabi niya sa akin, baby, kamehameha, baby, tulala sa may lang, baby, let's go. Amago like sa Sabado, kasama ko gang gang, gang gang. Oh,
go like isa Sabado. Kasama ko gang gang, gang gang. More like in a choke sa van. May sore eyes split as cool ka lang. Yeah, sabi niya sa akin baby. Kamehameha baby. Tulala sa may lang baby. Let's go. I'ma go like isa Sabado. Kasama ko gang gang. Okay, nakakantayin na tayo ng kanta. Tatlong kanta na lang. At itong sunod na awitin ay produced ulit ni Young Bawal. Alam niyo na to, ito yung unang single na nirelease ko. Kasama ko si Ron Henley, si Abra, tsaka si Apex. Ito yata yung unang kanta na nagawa sa album, itong Aral. At ito rin yung unang nirelease. Video yung piplay natin. Okay, let's do it! A man can be an artist. Anything, food, whatever. It depends on how good he is at it. May isang manunula, galis sa Dilopate, asul pula, makamandag kapag dumudura, puno-puno na yung mga pumupuna. Huwag puro ko da pag nakatutok, tsak matututo ka kahit tumugma, kahit natutulog pa bawat rima, siksik sa pulpura. Kada may babagsak parang bomba, naglalaman na nuklear yung nukleo at mga kromosoma, para ko sa na nakalunok na koka. Aral lang para meron toga, alam ko kung kapos o sobra o kung saan babagsak yung bola. Markang iniiwan ay may bilang, kaya di lang puro salita. Meron pang aral na di mo mapupulot sa iba. Uniforming pinaglumaan, upuan na sinulat ang pag-aralan para di bulag sa'king kinamulatan. Para malaman mo na yung mga labi mo'y bagay sa talampakan ko. Puno ng kumpiyansa kaya ang mukha ko lalong kumapal. Di lang kinabisado talagang aral kaya tumagal. Bakon ko'y mga letrang pang-iskrima, gamit ang dikahoy na pluma ng sina. Unang iskriba, inukit ng kanang kamay ni Shiba. Tagapaghatid ng mga pang-mesiyas na propesiya. Isa-isang inupuan mga gawaing bahay. Ramdam ko na hanggang sa bato ko nakakangalay. Wala mang agarang ganting pala, makikibagay sa 10,000 oras ang sinadyang pagsasanay. Di lang to basta mairaos, hakbang kailangang isaayos. Eto na yung napiling sapatos mula edad 16 anyos. Langoy hanggat di humahamos sa pagsagwan, hindi natatapos. Baka sakaling makagawa ng dalawang alon sa iisang agos. Garantisado may basbas na may kapal. Sinamahan ko ng kilos ang gramo-gramong dasal. Pataas lang ang buga parang bunganga ng taal. Di lang basta praktisado talagang aral. Kilalang iba! Klase ang super ego, Sigmund Zico, analitiko. Pwersa ko malaengki, super sibo. Ano natin sa indibigo? Tungkulin ko silba, hinansining. Gamit retorik na dialektiko. Kahit sarili ko lang ang kausap ko. Ano man lalim ay sisid ko. Palabiro ito, napakabiyo. Dating lagi lang happy ko. Laki to hanggang sa nari ko natin ko. Buhay na rin ko. Naging rotten road. Mabait na matamis na. Di mo maitindihan ba't panayahan to? Ano mang mangyari, mangyayari to? Kaya sulitin ang oras habang narito. Saksi ko si Ashera. Inang kalikasan ng power up. Kasikatan ng handicap. Katibayan ng magic lamp. At pinanganak matic rap. Natural pati acting chaps. Chappy flow niyo tulog jelly chaps. Habang gaddy flow to kong pagkakrita. Muna ko sa susita. Bumisita sa glebi lang turista. Ilang ulit na nakulila. Sa mundong puro oportunista. Masokista na budista. Gabay-gabay mga manunulit sa marunong bumita. Talagang aral may pagkatapit. Diba kung bumita. Minaniko ang mensa, eksa, malaniko la Tesla. Pag inunat ang utak, kayang palibutan ang EDSA. Mga obra maestrong parang ipinasok sa selda. Habang reclusion perpetua na ang hinarap kong sentensya. Singhaba ng dinaanan ko, hinanda kong pasensya. Michelangelo, Buonarroti, nung tinatapos ang pieta. Bawat piraso ng letra, malah Picasso ang pyesa. Pag ganyan katakas ang halaga, malamang di ganong mapenta. Pero di ko habol ang pera, preparado sa gera. Kabisado ang laro, parang veteranong atleta. Kinalang, di ka bago ng meta. Delikado ka, repa, magpasalamat ka. Nakulong ako at nakapagpahinga nung pandemya. Biglong nag-iba yung eksena. Daming mga batang umentra. Tanda ko na yata, punyeta. Dinaan ko na sa eksperyensya. Napakatagal naming sinaliksik ang sistema. Talagang aral kahit ibahin pa ang eskwela. Chrissy's on his death. He's about to paint his masterpiece. Apex, Ron Henley, Abra, and yours truly. Produced by Young Bawal. Game pa ba? Dalawang kanta na lang. Okay, second to the last song. Ito, kasama ko sa kanta na to. I see Omar Baliw. Nandiyan na ba si Omar? Wala pa. No? Omar B. tsaka si Ryan. This is produced by 8000. This is a thank you song. Ang pamagat po nito ay salamat po. At isa to sa mga kanta na may
reggae vibes dito sa album. Let's do it. Sagad. Salamat sa mga aray na kasabay sa lakbay. Salamat din sa mga aral galing sa aking sablay. Salamat nakatayo, salamat di bumigay. Salamat nakalayo, salamat din dumighay. Salamat nalabasan yung malubak na daan. Salamat dahil may sagot na kung papunta saan. Salamat sa mga biyay na dumadating. Salamat may solution na din na dumadaing. Salamat dahil mas tumatagal bumabanges. Salamat sa sarili ko, walang pumapanes. Kaya ako magdasal ngayon, pasasalamat lang. Ibabalik lahat sa mga nararapat lang. Salamat, thank you, matsala, pati arigato. Hindi na maaawat, yes, saya, arigato. Pasasalamat sa may likha, dahil binasbasa ng laking tinta. Naging gabay sa aking daan ang di uminda. Sa bawat hamon, salamat, salamat. Pasasalamat sa may likha, dahil binasbasa ng laking tinta. Naging gabay sa aking daan ang di uminda. Sa bawat hamon, salamat, salamat. Pasasalamat sa bawat umagang gumigising. Sa bawat butil ng kanin sa plato na nagiging lakas sa araw-araw pagkatapos kong kainin. Salamat sa pag-ibig, sa musika at sining. Salamat at ako'y hindi sakitin. Merong kamang nahihigan kahit walang kasipin. Sa kabila ng pagkabilanggo at mga hearing. Salamat at mga anak ko ay aking kapiling. Pasasalamat sa lahat ng mga tunay kong kaibigan na lagi nandyan. Pasasalamat sa lahat ng mga nagalis sa akin sa malindaan. Pasasalamat sa aking pamilya na maaasahan ko kahit saan. Pasasalamat sa mga kalabang kayo ang rason kung bata silaban. Mga salitang matatamis, mapapait at maaalat na madalas mag-isanhi na nasawing mga pangarap. Parang pangako, mahal kita, patawad. Walang anuman na makakadaig sa salitang salamat. Pasasalamat sa may likha, dahil binasbasa ng laking tinta. Naging gabay sa aking daan ang di uminda. Sa bawat hamon, salamat, salamat. Pasasalamat sa may likha, dahil binasbasa ng laking tinta. Naging gabay sa aking daan ang di uminda. Sa bawat hamon, salamat, salamat. Pasasalamat sa may likha, dahil binasbasa ng laking tinta. Naging gabay sa aking daan ang di uminda. Sa bawat hamon, salamat, salamat. Pasasalamat sa may likha, dahil binasbasa ng laking tinta. Naging gabay sa aking daan ang di uminda. Sa bawat hamon, salamat, salamat. Ito na, malapit na tayo matapos. That song was produced by Ochumil featuring Omar, B, and Ryan. Ito na yung outro ng album. Ipiplay ko na. Kanina yung intro, meron na. The outro is called Meron Pa. And this is a hint na meron pang kasunod tong album na to. This features KV. KV, napakalupit. Isa rin to sa mga unang kanta na ipasa sa album. At nung unang beses na narinig ko pa lang, wow, sabi ko, ito na yung outro ng album. Grabe, napaka-talented ni KV. Patanin nyo yung Spotify niya. May bago siyang labas na kanta ngayon. KV, Meron Pa. Let's do it. Last song. Sariling akla, pero ang tanong, may ikakasal pa. Meron pa.
record ko to dalawang araw bago ma-release. Ngayon lang ako nakagawa ng ganto kabilis. Ilang weeks nang pabalik-balik sa studio nagmi-mix. Nami-miss ko na ang aking kids. Daming gigs, happenings, pagdiriwang at piging. Napilitan magtiis, sarili lang marketing. Kapatid ko budgeting, manager ko magaling. Yeah, aggregator ko believe. Paborito ko tong beat. Nabili ko to kay Jim, tapos KV for the win. At isang mahabang verse ang napili kong gawin. Kung ako ikaw siguradong mapipikon ka rin. Pag nabiktima ka na ng mga CEO sa scene. Sana naman makuha mo ang ibig ko sabihin. Sensitibong usapin at disididong ungkatin. Walang pake kahit sa kritisismo ulanin. Tatalo sa'yo, kapwa Pilipino mo lang din. Daming inggit na gusto kang galitin. Daming sip-sip na gusto kang gamitin. Madalas kabaliktaran ang kanilang sasabihin. Ikaw lunok na lang kundi wala kang kakainin. Yung iba dyan ikaw ay aasintahin. Aapir sa'yo, ikaw naman aapir ka rin. Maya-maya bigla ka nalang papapirmahin. Tapos sa dulo biglang ikaw pa ang babaliktarin. Aba iba rin. Tapos marami pa rin inggit. Palagi nagingit-ngit sa galit na katiktik. Sa bawat tweet at retweet, buisit na buisit. Gustong manakit, kala mo naman talaga kayang kumalabit. Teka, akala ko ba ako ay di mo treat? Pero nung ako'y na-meet, bakit pa na'y pa-video greet? At picture-picture, cheek-to-cheek, mas hypocrite ka pa sa Catholic na nagtitrick or treat you piece of shit. Sunod-sunod na kamalasan naranasan. Sabay-sabay porket alam na malakas kalaban. Pangalan ko ginagamit sa kalapastanganan. Ganyan talaga pag antas ay kataas-taasan. Ngunit sa kabila ng lahat ay magpapatuloy. Hindi magpapaluoy o aasa sa abuloy. Gamit ang tamo ninyo o tiradang pangmarukoy. Sasalubong sa alon pero sasabay sa ugoy. Panghihinaan ngunit di masisiraan ng loob. Kahit maraming maingay na nanghihila palubog. Tandaan na mas matuli ng liwanag. Iwanag sa tunog, kaya ligtas ka sa kidlat pag narinig mo ang kulog. Malabo mang marating, ganado kong gagawin. Mas gusto ko pang maging, mas mahusay pa sa dating ako. Na akala ko ay masyado nang magaling. Tanging tatalo sa akin na yung tao sa salamin. Di ako babasagin, lalong papalakasin. Ang isip, puso, kaluluwa at katawan na rin. Meron na album ko sa Spotify, handa na ma-stream. Kung tanong mo, meron pa marami pang paparating. Salamat po, that was the album. Meron na, mamaya pwede yun ang ma-stream. 12 Midnight. Maraming salamat. Maraming salamat everyone for coming. Good night. Available na po yung album sa Spotify ngayon. Pwede nyo na sa Entrepain pag-uwi. Maraming salamat sa lahat ng pumunta. Mahal na mahal ko kayo. Di ko alam paano ko kayo babawian isa-isa. Makakabawi din ako sa inyo. Kontakin nyo lang ako kung paano ko kayo mababawian. Maraming salamat. I love you guys. Happy birthday to me. Thank you. Ano yun? Oy! Akala ko kung ano na. Dito na, bigla na punta. Oh, eto na. Oh, yeah. Oh! Happy wordplay to you. Galing ng beat niya na. Ah, yeah. Okay. Oy. Maraming salamat. This cake is from Believe Artist Services. Maraming salamat, Believe. Galing, aral. Uy, ang tagal naman ng kanta na yan. Ayan. Maraming salamat. I'm 28 na. Okay, mati-hati tayo sa cake. Lahat. Thank you. Ganda niyan.
fucking children's party. Yeah, let's go. Let's do it. Party time! Yo, napaka-solid na album na naman ang inyong dapat suportahan. At ngayon, mamayang 12, lalabas na siya. Sobrang isang panibagong classic na naman mula sa nag-iisang Looney, ang GOAT, ng isa sa mga GOAT ng Tagalog rap dito sa Pilipinas. Sobrang solid na itong album na to at isa ako sa mga mapalad na mabigyan ng pagkakataon na ma-feature dito sa isang track dito, ang Eroplanong Papel. Actually, napainggan ko na rin halos siya, halos lahat bago din siya lumabas. Isa ako sa mga maswerte din na nakapakinig. Kaya sobrang iba talaga yung ano ko rin, sobrang napa-fan mode pa rin ako kay Looney kahit na napainggan ko na. Iba pa rin, lalo na nung pinainggan ko rito, lalo na yung last track na meron pa. Kasi nandun yung parang pagsasummarize niya, kung paano niya binuo yung journey nung pagbuo niya ng album. Tapos namimiss niya na yung mga kids niya. Alam ko kasi yung process. Nakita ko, so alam ko yung hirap niya rito, yung dedication niya, yung hard work, yung puso niya talaga rito, talagang binuhos niya talaga para sa inyo, para mapasaya kayo lahat. At yun, sobrang solid talaga. Yun, pare, happy birthday ah. Maraming salamat sa mga pagkakaibigan natin, pare, huwag kang magbabago. God bless sa'yo, more success pa. At sana marami pa tayong pagsamahan, more collabs, more gigs, more projects pa, more tours. Let's go, Luls! Brr! Yo! Una sa lahat, Sensei, Looney, congratulations sa bagong album. At thank you mula sa aming, sa akin na lang, bilang isang fan at estudyante na naglo-look up sa iyo. Sobrang nanamnamin ko to, itong bagong mong album. And ano ba, one word, tugmang preso, classic agad. Classic, tugmang preso. Supay! Classic, classic. How to fucking rock, man. Yeah, fucking yes, sir. Jayan in the house. Yes. Yes, sir. Listen. And, mother's a whore, but I still love her. What the fuck? I'm your wife's ex, you hear me? Screw! Anyway. Happy birthday din. Happy birthday na din, Sensei. Wish ko sa'yo matapos mo yung Sekiro. Pag natapos mo yung Sekiro, bibilib na ako sa'yo sa pagiging sa gamer side mo. Pero unless di mo pa natatapos yung Sekiro kagaya ko, ako yung Sensei mo sa gaming. So yun, happy birthday sa'yo, Papa Luz. Alam mo na yan. Kahit dating-dati pa. Salamat sa mga, alam mo na, sa Toy Tumament. Gang-gang, at syempre, more power sa'yo at mas marami pang ilabas mo na lahat yan para may mapakinggan tayo sa soundtrack. Gang-gang. Hello, ako si Glock 9. Ako yung nandito sa album launch. At syempre, parang salubong birthday party ni paring Marlon Looney. Pero ramas na. Congratulations, Looney, pare. Ako'y masayang-masaya na tagal mo rin hindi nakapag- release ng ganitong isang project na ganito. So, I'm very excited na marinig yung mga tracks mo. And, kahit saan ako pumunta na interview, I always say, ako ay tagahangan ng craft mo, ng mga gawa mo. And more power sa'yo. Lahat ng mga hiling mo sana, bigtiin para sa'yo at mga mahal mo sa buhay. Lagi mong makamit, brother. At sana makagawa tayo ng track. Ganito. At yun, happy birthday, pare. Parang ilang taon na ba si Nudes? Hindi ko alam eh. Parang hindi naman tumatanda yan eh. So, basta more power song at sana'y lagi kang maging masaya kapiling ng iyong mga mahal. Happy birthday! Ayun, mensahe sa album bilang saksi kung paano siya nabuo at
nakaranas na marinig yung mga ibang pyesa bago pa ma-release yung album. Yung masasabi ko doon talagang sobrang lakas niya. Mabubusog talaga yung mga tao. Talagang walang skip pag pinakinggan mo yung album. Talagang may enjoy niyo lahat. At syempre, happy birthday kay Loons. Loons, happy birthday sa'yo. Marami pang birthday at marami pang album ang parating. Alam mo yan. Check. Dito tayo ngayon sa birthday album launch ni Loons sa, para sa parating niyang album. Congrats sa wakas, Loons, the king is back. Happy birthday. At excited na rin ako sa next kasi alam ko na yung next album mo rin. Congrats ulit. Enjoy your day. At yeah, shoutout sa'yo. Dito, mga bisita natin. Diyan si Sharon, diyan si RG, wala yung ilo pa. Enjoy. At tuloy-tuloy yung palagi. Yes, sir. Well, what am I supposed to say? I was just talk about Loony's project. Our Loony's project. Siyempre, susuportahan natin na pag merong ako sinasabing day ones dito sa Pilipinas, isa na si Loony doon. Matagal ko na siyang kasama, madami na kami pinagsamahan, madami kami proyekto, events na inorganize. Naging ka-partner sa Sunugan, mahabang journey mula pa dun sa history sa mga nagawa niyang paglalabas na critical condition. Nandun din ako sa proseso noon, nakita ko yun. Hanggang sa Once You Never Made It was also historic and controversial. Right, Loons? Once You Never Made It, right? He put it out for free for the people, for free in the website when nobody was doing that. Siya yung unang nagbigay ng libreng album sa internet na itinakas. So, mahaba na po yung lakbay na ngayon sa bago niyang album. I mean, expect the best. He raised the bar for everyone in the Pinoy hip-hop scene. And we appreciate him, we love him. We're here to support him. I have a song called Munting America with Loony, so you might as well wait for that too. Loons, God bless. Love you, bro. You and Ron Henley, Stick Figures, habang buhay. Saludo. Hari ng tugma. Yeah. Yo, kuya Loons, unang-una, happy birthday. Pangalawa, congratulations. Sure ako, itong album mo na to, hindi mo ito papakawalan ng hindi mo pinagandaan. At sobrang excited ko na mapakinggan to. Simula nung sinabi mo sa akin, in-spoil mo sa akin yung mga ilang parts ng mga meron sa album na to. Yan, finally maririnig ko na to mamaya. At sana, ano, sobrang dami pa namin marinig ng mga kanta mo kasi palaging inspirasyon. Salamat dahil naging part ako sa isang kanta dito sa album mo. At hindi pa rin na mapaniwala. Tsaka yung maging imbitado ako para pakinggan to. Maraming salamat. More power kayo, Loons, at God bless. Your fucking worst nightmare. Puting kalapaw. Congratulations, Loony. We here at the listening party. I can't wait to hear that shit. Let that shit drop, you heard? Scoop! Hey, what's up? This is Kiko Matos. Loony, I just wanna say, tagal ka na sa industriya. I mean, even no underground, bata pa lang tayo. You know, nasa LimeWire kayo nila Datu. Dinadownload pa yung music niyo. This was back in the day. At hanggang ngayon, 2023, nandito ka pa rin. Nandito pa rin yung Loony. Tapos, thank you for bringing me in. You know, 2 times already, baliwala. Tapos ngayon, pikit. More power. Thank you for your music. Thank you for your contribution. Thank you for all of your contribution. More power, bro. Lagi ka namin susuportahan. Maraming salamat. And I hope makakamit mo yung pangarap mo kung ano man, kung meron man. And I hope all of your dreams come true. Happy birthday, Loony. I remember I first met you at the video shoot of Greyhounds like 10 years ago. And ang ganda na sinulat mo for with Reg noon. And then my first ahon for Flip Top Battle, ikaw yung nanalo. So even if you don't know it, you have been very important in like my career, and I'm very grateful for that. And sinundan talaga kita, and I'm so happy now that you have a new album. So I'm here to support and happy birthday. Yo, Loons, congratulations. Pangilabas ko nang kinukongratulate yung kapatid ko na to. Sobrang congratulations sa'yo. Sa wakas, marinig na nila yung masterpiece.
at malalaman na nila na kung ano ang title ng yung upcoming album. At congrats, sobrang lakas na ito. Sa wakas, marininig na nilang lahat. Lahat ng mga pinaghirapan mo mula nung day one, nakita ko kung paano ka nagproseso at isa ka naging halimbawa sa mga kasama mo. Kaya happy birthday din. Wish you all the best, kapatid. God bless. At masaya ako sa lahat ng mga tinatahak mo. At nandito lang ako palagi, kapatid. Hindi palagi dyan. Peace. Isipan nyo naman, ay libre ko na nire-renta.